Naibalik na sa kanyang ina ang isang bagong silang na sanggol na dinukot nung nakaraang Lunes sa Iloilo City. Naaresto ang babaeng dumukot sa bata. Makibalita tayo kay Nenita Hobilia ng GMA Iloilo. Tuwang-tuwang 17 taong gulang na inang ito na si Ana. Di niya tunay na pangalan. Nang muli silang magkasama ng kanyang sanggol na anak na dinukot noong August 18. Sadya, siyempre nabalik ng bata ko. Tapos nadakpa naman ang babaeng nagkuha. Kwento ng tiyahin ni Ana, isang babaeng nagpakilala sa kanila bilang Maria Leia Camino Panes ang dumukot sa sanggol. Nakilala raw nila ito sa ospital sa Iloilo City bago pa manganak si Ana nitong August 12. Nagmagandang loob daw ang babae kaya sila nagtiwala rito. Pero ilang araw matapos manganak ni Ana, dinukot ng babae ang sanggol habang namamasyal sila sa isang mall kasama ang kapatid ni Ana. Nitong Martes, nabawi ng pulisya ang sanggol mula kay Panes. Nalaman rin na ang totoo pala niyang pangalan ay Emeline Castillo. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng reklamo mula sa mga kapitbahay ni Castillo sa Iloilo City. Nagulat daw kasi ang mga ito na may inaalagaan itong bagong silang na sanggol. Naghinala ang mga pulis na si Castillo ang dumukot sa anak ni Ana. Nang silipin nila ang kuha ng CCTV sa mall, nakumpirma nilang si Castillo ang babaeng nagpakilala bilang si Panes. Nitong Martes nila natuntun at inaresto si Castillo. Bit-bit pa nito ang sanggol. Nang kausapin ng mga pulis, hindi naman itinanggi ng suspect ang paratang. Ginulam niya man lang kuno kay base sa iyang edukasyon nga may bata siya kuno sa unang lalaki nga may rheumatic heart disease kag napatay. Ang nangyaring ito, nagsilbi raw na leksyon para kay Ana na huwag basta-bastang magtitiwala kahit kanino. Maharap sa kasong kidnapping at failure to return minor si Castillo. Nenita Hobilia, Nagbabalita, Pilipinas!